described that first set won by Fortune, it was fundamentally an EJ Laure, Micah Ortiz, Rael de Maculangan, and Cherry Riondina kind of set, Denise. Well, definitely, they utilize their defense or the players very well. Ito si Jojo Santiago, hindi man natin narinig yung pangalan niya ng ganun kadalas, eh, madami pa rin fake na naging effective dahil sumasabay sa kanya yung mga players. And Rondina, who would imagine Rondina will block a tall player like Genevieve Casuco? So, makikita natin their timing is there, the power is there, the wits is there. I mean, yung utak talagang gumagana. They know when to go for those hard hits and when to go for those off-speed attacks. And looking at the numbers, makikita mo napakalayo. Kalahati lang yung nakuha ng Generica sa kanilang atake. No blocks, but two for Photon. Service aces, parehas lang din. But yung unforced errors, this is again what happened to Generica when they lost the second set against Standard Insurance. They committed 9 more against the Navy team. At dito, ganun din ang nangyari. At laki ng nilamang na unforced errors nila. Okay, let's take a look at some highlights from the second set, which was iced by Generica. Well, this time, tables have been turned at layo ng ginawa ng Generica compared to the first set. And dito sa second set, they were receiving better. They were distributing the ball better. May mga konting unforced errors pa din, petty errors na pwede namang maiwasan. But all the same, maganda pa rin. Mas maganda pa rin ang pinakita nila. Compared to the first set, the most definitely, they seem to be more confident. Yes. At saka napawisin na. We take a look at the numbers. Oh, looking at the numbers kanina, di ba kalahati lang. I think that was 7 against 14 of Photon. Pero dito, nakalamang na sila. With the blocks, hindi rin nagkakalayo. Service aces. Unforced errors, mas marami pa rin yung sa Generica. But again, at the same time, mas naka-atake na sila ng mas maayos. You know, the third set, it was a better set for everyone, for the fans, and even for these two teams. Oh, yes. Kahit na naipanalo yun ng Photon, maganda pa rin ang pinakita ng Generica. Nakikita mo naman, numbers hindi nagkakalayo in all aspects. Yung unforced errors, medyo marami yung ginawa ng Generica doon. That was 7 against 3. So, for me, it was all about yung mga malas at swerteng talo na lang eh. The match point. It was just 22-21 earlier. Ortiz fights to go home! And the Tornado scored their first win. Generica suffers its first loss. So the tournament getting to be interesting, and it's just as early as they. Number 3. All right, guys, with 21 points in the match, Cherry Rondina ang ating MVP of the game. Cherry, tell us kung anong nasa utak mo every time you play kasi grabe ang energy mo pag naglalaro ka. Para sa akin po kasi, I love volleyball po talaga. So, every time I play volleyball po, I send myself po talaga sa court and ginagrab ko talaga yung opportunity po talaga. Kitang-kita naman talaga ang pagmamahal mo para sa sport na to. Pero how big is this victory para sa inyo para hindi kayo bumaba ng 0-2? Siguro ito yung parang way para mag-gain yung confidence namin and mas mabuo pa talaga yung teamwork namin. Alright, ngayon Cherry, meron ka ba mga gustong batiin? Of course, mga sumusuporta sa Photon? Salamat po pala sa Team Photon po, sa management po, and sa may-ari po ng photo na nanonood po siya. And sa pamilya ko po, sa mga friends ko po sa staff ko, sa Cebu, and sa amo po ni Papa. Sorry, nakalimutan ko po talaga yung apelido, pero hi po sa inyo, and ingat po kayo palagi dyan. Ayan, there you go, your MVP of the match, Cherry Rondina. Congratulations!